Hello guys! Gusto mo bang malaman kung paano mag-post ng mga items from Lazada or Shopee para sa iyong Facebook account or sa iyong Facebook page para kumita ka sa Involve Asia? So, panoorin mo po ang buong video at ituturo ko kung paano gawin yan. Let's get it on! Okay guys, so meron tayong tatlong bagay na dapat na i-prepare bago tayo mag-post o mag-start na mag-post ng mga products or items sa ating Facebook. Number one, kailangan meron na po tayong naka-install na Lazada or Shopee, pero this time ang gagamitin po natin ay Lazada. Meron na po naka-install na Lazada or Shopee sa inyong cellphone. Okay, at mas maganda po kung may account na kayo mismo para mas madali po nating mailagay yung mga, may mga options po kasi na maganda kung meron na po kayong account sa mismong Lazada or Shopee. Okay, so another thing na dapat meron na kayo sa cellphone is of course, meron na kayong Facebook. Okay, so ito po yung account na gagamitin natin. At provided na yung pong Facebook account nyo ay naka- apply na po sa inyong Involve Asia account. So sa Involve Asia po, i-apply niyo po yung mga properties na yan at nasa link po o nasa taas po ng video ito ang link para sa pag-apply po ng mga properties na yan. So nandyan po, may video po tayo dyan. So pangatlong bagay po na meron kayo dapat, of course, meron kayo dapat Involve Asia account. Okay? At yung mga ipopost ninyo property ay yan po ay na-apply nyo na. Okay. So, bago po tayo mag-post, meron din pong isang bagay na dapat tayong tandaan. Okay? Dapat po naka-apply na po kayo sa Lazada or Shopee. Paano nyo malalaman kung kayo po ay naka-apply na sa Lazada or Shopee? Punta po kayo sa partner. Click nyo po yung tatlong line na yan sa upper left side. And then, click nyo rin po yung partner at dyan po makikita nyo yung My Advertisers and Advertiser Directory. So, click nyo po yung My Advertisers at dyan po, magpapopulate po yung mga clients or yung mga accounts na pwede nyo i-promote. Okay? So, ito yung mga advertisers na pwede nyo pong i-promote. Sa akin po, ang in-applyan ko lang po ay Lazada. Okay? So, yan po muna kasi mas magandang mag-start po tayo sa isa sa popular. Mamili po kayo kung gusto nyo pong Shopee, nasa sa inyo po yun. But for me, I prefer Lazada kasi medyo, in my own opinion, mas popular siya ngayon sa Philippines. Okay? So, makikita nyo po, yan ay active na. So, kung hindi pa po kayo nakakapag-apply, balik po tayo sa dashboard. Okay? So, madali lang po mag-apply. Okay? Punta po, ibaba nyo po, scroll down nyo po yan. Nakikita nyo po yan. Meron po kayo makikita ang search. Okay? I-type nyo lang po yan. Halimbawa, gusto nyo mag-apply ng Shopee. Okay? Shopee. Okay? Type nyo. And then, sa region, ilagay nyo Philippines, of course. Okay? And then, yung category, huwag nyo na pong yan yan. And then, nakikita nyo po, iyan, yung magpapopulate na po dyan. Okay? Magpapopulate na po dyan yung mga promotions ng Shopee. Okay? Alright. So, pero dito po, since generally, gusto nyo pong i-post yung items, lahat ng uri ng items from Shopee domain. So, wag na po muna yung mga campaign niya. Kasi may mga campaigns po yan. May mga, halimbawa, 11-11, 12-12. May mga parang sa Lazada rin. May mga campaigns po yan. May mga brand campaigns. May mga discount campaigns. May mga, yan, parang payday sale campaign. Mga ganyan. Alright. Pero ang hahanapin nyo po, yung mismong account. Okay? Ayan, Shopee PH. So, isa po siguro sa dahilan kung bakit yung iba, Shopee ang ginagamit nilang advertisers or, yeah, advertisers is because mataas ang commission sa Shopee.
Okay, so kasi dito sabi niya 8.4%, samantalang sa Lazada naman is 6.something% lang. Pero ang kaibahan ko, it takes longer sa Shopee. It's like 2 to 3 months or something bago ma-validate yung commission nyo. Whereas sa Lazada, it's like 45 days only. Okay, na-validate na yung commission mo. So, anyway, okay. So, Shopee PH, yan ang kung hanapin nyo, and then you hit apply. Okay. At yan, tatanungin po kayo ng mga questions. Number one, where does your traffic coming from? So, yan. Hindi na po ako mag-apply dito kasi wala pa akong balang mag-apply. Gusto ko muna mag-concentrate sa, ano, sa Lazada. But anyway, let me just discuss this one. So, and then yung URL ng web, please specify your website URL if it's different than the registered URL under your affiliate account. Okay, so ito po yung property URL natin. So, ilalagay nyo po dyan. How do you intend to promote this? So, pwede nyo ilagay dyan na campaign, network, okay? So, mga ganun. Postings, ayan. And then, should you intend to buy media to promote this offer, kindly state your media source URL or your media buy website URL. So, hindi na po natin ginagap. And then, you just hit save. Okay, so yan lang po yung simpleng magkakaroon po tayo ng in-depth video kung paano po mag-apply sa iba't ibang advertisers. And mind you, hindi lang po sa Philippines ang mga advertisers dito. It's coming from Thailand, Singapore, Malaysia. Okay? So marami po. Okay? Kaya Asia po ang nakalagay dito, involved Asia. All right. So let's get to the point, yung ating pong gustong mangyari. So ang gagawin niyo po, since meron na po kayong tatlo, kung meron na po yung tatlo, meron na kayong Lazada at may account na rin kayo doon, meron na kayong Facebook of course, and yung Facebook profile mo or your page or both of them are already it's already validated, it's already valid or active sa Involve Asia. And then third, meron ka ng Involve Asia account of course, and you have already applied both your Facebook page or yung Facebook profile, and then also na-approve na rin yung application mo sa Lazada or Shopee. So kung meron na po kayo noon, then pwede na po kayo mag-start na mag-post. So ang unang ipiprepare po natin, punta tayo sa Involve Asia, ipiprepare po natin yung promotion. Okay, hit promotion and then i-hit niyo po yung deep link generator. Kailangan prepare po natin yan. So, makikita nyo po rito yung mga options, okay? Generate your affiliate link, deep link generator. Number one, choose the property kung saan mo siya ipopost. So, be careful po dito ha. Kung saan mo ipopost, yun po ang pipiliin mo. Dito po may mga choices tayo. Meron akong YouTube channel, okay? Kung saan yung pinapanood dito, okay? Please, like, and then subscribe and hit the notification bell. Promotion na rin. And then meron din po akong Facebook profile, okay? Yan po yung pinaka profile, yung main account mismo, okay? Hindi page, kundi yung profile mismo. Meron, pwede ka rin mag-post sa Twitter kung gusto mo. Pwede ka rin mag-post sa yung Facebook page, okay? Gawa ka ng page and then ipa-approve mo rito sa Involve Asia, pwede ka mag-post doon. And then, also pwede ka rin mag-post sa TikTok. So, yan po, lahat yan na-applyan ko at lahat po yan ay active. Okay, hindi po lalabas dito yan sa link generator, deep link generator, kung hindi po siya approved. So, akin, I have 5 properties that are approved. Pero ang gagamitin ko sa oras na ito, okay, ay yung Facebook profile mismo. Okay, bakit gusto kong Facebook profile? Kasi marami, mas marami po siyang maabot na tao. Why? Kasi po, the profile itself deals with the friends that you have on your Facebook. Pero kung page, kung ilan lang po ang nag-like or yung mga nakasubscribe sa Facebook profile, Facebook page mo. Okay? So, maliit pa kasi yung Facebook page ko. Alright, so bisitahin niyo po yung Facebook profile ko, okay? And i-like niyo po yung aking page para dumami. Anyway,
Tapos number 2, search or paste advertiser URL. So mamaya po makikita nyo po yung kung anong ipipaste natin dyan. And then itong optional number 3, add subs ID. Dyan po ninyo ilalagay yung sub 1 kung anong product yun para mas madali nyo pong mamonitor kung yan po ay meron ng sales or conversion. Alam nyo kung saan ang galing at ano yung mga products para meron din kayong idea kung anong mga products ba ang gusto ng mga tao. Alright? Okay. Alright. And then makikita nyo po yung generate dyan. Mamaya makikita nyo kung paano gamitin yan. So basta nakaprepare na po yan. And then, okay, i-prepare nyo na rin po yung Facebook nyo. So, dito po, punta ka na doon sa mismong profile mo. Okay, sa profile page. So, dito sa profile page, makikita yung what's on your mind. Diyan po pwede kayo mag-prepare. So, i-click nyo na yan para nakaprepare ng ganito. Okay? Alright. So, pagkatapos po yan, okay, i-click po natin ulit. Punta naman tayo sa Lazada. Okay. Alright. So, dito sa Lazada, mamimili ka ng produkto na ipopost mo. So, magkakaroon po tayo ng in-depth tutorial sa pamimili ng mga klase ng products. Ngayon, pahapi ako kung sasabihin sa inyo paano pumili ng mga products. Dalawang klase ng products ang inyong pwedeng piliin. Number one, yung mga products na kahit na maliit ang kita, pero marami talaga ang nabebenta. Maliit ang kita, marami ang nabebenta. Ibig sabihin, mga hindi kamahalan ng mga products, pero maraming nabebenta. Maliit ang commission mo, pero kapag pinagsama-sama yun, malaki na rin. Okay? Halimbawa, kumikita ka nga sa isang product ng 100 pesos, samantalang doon sa isang product, kumikita ka ng 5 pesos lang. Okay? So, nakabenta ka ng isang product na 100 pesos ang kinikita mo isang beses lang within a week. Samantalang yung isang product na 5 pesos lang kinikita mo ay nakabenta ka ng 100 pieces. So, times 5 yun, that's 500. So, yun po. Meron naman yung tinatawag na products natin na high value. Okay, mahal sila. Madalang silang mabenta, pero kapag nakabenta ka naman, malaki ang iyong kita. Both of them kailangan ibenta mo mas maganda. Para po, both sides of the coin, meron kang earnings. Okay, paano ba ako namimili? Tinitignan ko po. Okay, kung mapapansin nyo dito sa mga... Ito yung pinakaano niya pa eh, homepage. Okay, dito sa Lazada. Makikita nyo po, iba-ibang products po yan. Ang tinitignan ko dyan, kasi ito, kaya nasa homepage, ito yung mga popular eh. At it depends on the last history ng search mo. Okay. So, wait, napunta tayo dyan. Okay, halimbawa, itong laundry basket, buy one, take one. Magandang deal yan, okay? So, yan pala, makita mo may deal na siya. Number two, magkano yung presyo? Makikita mo from 500 pesos, it becomes 160. Malaking discount, okay? And then, titingnan mo yung stars. Ilang stars ba meron siya? There are 5 stars or 4.5 something. Hindi natin mag-zoom. Anyway, more than 3 stars. So, nasa 4 point something stars siya. Good shot yan. Ibig sabihin, mas marami ang nag 5 star kaysa sa nag 1 star. And then another thing is, ilan na ba ang nabenta? So there are 640 sales na sa basket nito. So ibig sabihin, marami ang tumatangkiling dito. Okay? So napakaganda. Number 1, may deal na siya, buy one take one. Number 2, mababa na yung presyo. Malaki ang discount from 500 to 160. Siya ay maraming 5 star kasi nasa 4 point something na siya stars, and then marami nang bumili. There are 640 people who have purchased the product already. So magandang choice na po yan. So bali hindi ganun kalakihan ang kita mo kasi ilang porsyento lang yun, 6 point something ng purchase niyan, hindi ganun kalakihan, pero marami ang bumibili. So that's the low end part. Okay, so mga high end part naman, titingnan natin yung mga nasa libo na talaga. Halimbawa, itong global version ng Xiaomi. Okay? Global version, that would be 13,800. Okay? From 23,200, naging 13,28 na lang. So, malaki rin yung discount. Tingnan natin yung stars, 5 discount. And then, 97,
medyo okay na rin. Bakit? Considering na hindi laging bumibili ng cellphone ng mga tao. Alright? Hindi sila laging bumibili. Okay? So, pero there are 97 people who already purchased this one. Okay. So, pwede kang mamili. Titignan mo yung mga yan. Okay? Consider mo. Okay? Itong COD 100% original 10 inches 26 centimeters selfie ring light. Habang meron niya. Okay? So, 1,507 ang gumili from 2,000 plus almost 3,000 to 199. Maganda ito. Kasi maraming gusto maging YouTuber. Okay? So, disclosure lang, ayoko masyado mahaba yung video, kaya I'm going to choose just one and then I'm going to post it for you so para makita nyo. Okay, so piliin natin itong gusto ko itong selfie ring light. Okay, gagawin nyo, click nyo lang po yan and then it will route you to this specific page. Okay, alright, so anong una mong gagawin? Okay, para makuha mo lahat ng mga information na yan, i-click mo lang itong parang relo na ito. Itong parang may relo sa katapat siya ng heart o katapat ng heart. Click mo yan and then boom, lalabas po yung mga choices na yan. Okay, and then click mo yung copy info. Huwag muna yung link copy info. And then punta ka doon sa profile mo. Okay, pagdating sa profile mo, i-paste mo yan. I-paste. Okay. Sa pag-paste mo, tanggalin mo yung link muna. Tanggalin mo yung link and itira mo lang yung mga gusto mong manatili dyan. Okay. So, gusto ko manatili lahat dyan. Okay. Okay. Ibaba natin. And then, balik tayo dun sa silipin lang natin. Magkano yan? 199. Okay. 199. Okay. Alright, 199. Okay, yan po yung presyo niya. And then, ilagay mo na rin yan. Order here. And mo, ilagay mo lang semicolon. And then, ilagay mo rin more info. Kasi dyan po natin lalagay yung link. Yung link. Okay. Alright, pagkatapos mo may prepare na yan, balik ka na po doon sa ating product sa Lazada. I-click mo uli itong picture mo. And then, ang gagawin ko, mas maganda kasi sa cellphone, ang kagandaan dito, pwede mo siya screenshot. Screenshot mo lang. And then, pagkatapos mo screenshot, punta ka dun sa screenshot mo, i-edit mo siya. I-edit. Okay? I-edit ko yan. Sa akin, ang ginagamit, hindi ako naglalagay na masyado maraming pictures kasi nga may link na para dun sa iba pang mga pictures. Gusto ko mag-stand out, makita kagad yung picture. Kaya hindi ko nagaanong ini-edit pa yung ibang pictures. Sinisave ko na yan. Isang picture lang. Kung mapapansin yung maraming picture dito, isang picture lang kinuha ko. Balik na naman tayo. Okay? I-click na naman natin yung parang relo na yun. This time, hindi na copy info, kundi copy link na. Pag nakuha mo na yung link, okay, pumunta ka naman sa Involve Asia. Yan. Okay, medyo nag-ano siya. Okay, alright. So, yung number 1 ha, kailangan checkin mo kung nasa profile ka. Yan, nakalagay, YouTube channel oh. Kailangan nasa profile. Yan. Okay, para sigurado ha, lagi nyo pong checkin yan. Kasi minsan pag nag-ano siya, nag-re-reboot. Yung nag-re-reopen yung application eh. Okay? So, nagkakaproblema mo yan. So, i-paste mo ngayon yung nakuha mong link. Okay? Pagdating dyan, bababa po yung nilagay mo link. Merong drop-down. Nakalagay Lazada page, earn up to yan. Yan po ang kiklikin mo. Huwag na yung iba. Yung first lang. Yan. Magiging green po yan. And then afterwards, gusto kong lagyan ng monitoring ID ito. Kaya lalagyan ko siya ng ring light. Yan. Para alam po kung ano yung mabili. Kung halimbawa, marami akong nabenta dyan, at least alam ko, okay, kung alin yung mabili. So, pag nakalagay na yung ring light dyan, pwede ko nang pindutin yung generate. At pag nag-generate na, makikita nyo your affiliate link. Ayan na, nakalagay HTTPS, something involved.co, and then, ang pindutin nyo lang po dyan ay copy. Ayan, pag pinindut nyo yung copy, lalabas yung copy, nakalagay copy. Tapos nang i-copy. Pagkatapos nyan, of course, alam na natin, pupunta natin sa Facebook na naman ulit.
Okay. Pero dito sa Facebook, huwag mo muna ilagay yung order at saka more info, huwag mo muna ilagay yung link. Okay? Okay. Para bumbo yung picture. Okay, huwag mo na lagyan ng ipik-ipik yan. Okay. By this time, nakalagay na yung picture niya, ilagay mo na yung link. Okay. Lagyan mo space and then lagyan mo yung link. Doon din sa ano, ulitin mo doon sa more info. Okay, i-close mo. Yan. Okay, pag nailagay mo na, nakita mo na, na-check mo na lahat ng information, meron lang description, meron na rin price, at nandyan na rin yung link, at yung picture niya, kitang-kita, maganda yung pagkaka-ano, i-hit mo na yung post. Ayan, i-hit mo na yung post at hintayin mo siyang ma-upload. Okay? Ayan, so na-upload na siya, checkin natin. Okay, so para ma-check mo, kung gumagana yung link mo, okay, i-close mo muna yung Lazada mo. Ayan, close mo yung Lazada mo. Tanggalin mo doon sa, ano, balik ka sa Facebook. Okay? I-hit mo yung isa sa mga link na yan. Tingnan natin kung papasok yan. Okay, Lazada. Nag-load yung Lazada. And, boom! Yan po yan. So, ibig sabihin, effective yung link natin. Kapag hinit po nila yung ating link, direkta po sila magpupunta doon sa product information and order information. So, ganyan lang po tayo magpo-post. Okay? So, same thing po yan doon sa ating profile page, sa TikTok or something. Pero sa TikTok, of course, ibang usapan yun kasi may mga short videos yan. But, ganun pa rin ang prinsipyo, link pa rin ang importante. Alright? So, maraming salamat po sa panonood at abangan nyo po, marami po tayong video about Involve Asia. At may mga videos po tayo rito sa ating channel na magbibigay po sa inyo ng inspirasyon para lalo pong kumita while you are still at home. Nasa bahay lang kayo. And kung nagustuhan nyo po ang ating video, huwag nyo pong kalimutang i-like siya. Huwag nyo pong kalimutang mag-subscribe. At i-hit nyo po ang notification bell para malaman nyo po kapag meron tayong bagong video na i-upload. Maraming salamat po sa panonood and stay safe po. Bye-bye.